Hey, it's me again, Sarah. Welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at may panibago na naman akong i-share sa inyo about or tungkol naman ito sa mga rejuvenating set. Alam naman natin na rejuvenating set ay nakakatulong upang mag-prevent at treat ng mga acne. So, madami na talagang gumagamit na rejuvenating set at madami na ito natutulungan at madami na naglalabas ang mga bagong rejuvenating set kasi sobrang lakas ngayon ng rejuvenating set. Kasi din ako sa gumagamit at natulungan ng rejuvenating set. Nakatry na ako ng tatlong iba't ibang products ng rejuvenating set at sa tatlong iyon at merong hiyang at meron din akong hindi hiyang. So, iba-iba po tayo ng types of skin. Halilinawin ko po. Maaring hiyang ito sa akin at hindi maging hiyang sa iyo at maaring hindi ito hiyang sa akin at maaring naman hiyang sa iyo. So, iba-iba po tayo ng types of skin. So, huwag natin ipareho ang mga result. Kung nagbabala kayong gumamit ng rejuvenating set at isa ang rejuvenating set na gusto nyo i-try na sasabihin ko dito sa vlog na ito, just keep on watching kasi ako meron akong open pores, sensitive skin, at acne prone. So, kung gusto nyo malaman kung alin ang product ang hiyang sa akin, just keep on watching. Disclaimer lang po, ang video po na ito ay based lamang po sa naging experience ko sa paggamit ng mga rejuvenating set. Hindi po ako nagmamagali. I am not a dermatologist nor a beauty expert. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung alin dito sa mga product na ito ang hiyang sa akin. Paalala lang po again, iba-iba po tayo ng types of skin. So, simulan na natin. Ang una ko palang ginamit na rejuvenating set ay Skin Perfection sa halagang 180 pesos. Last year ko lang ata ginamit Skin Perfection. Ang Skin Perfection again for only 180 pesos, inclusion of kojic toner, sunblock, and rejuvenating cream. Same siya sa ibang mga rejuvenating set. Ang iba kasi mga rejuvenating set is nagkakalaga sa mga sa 250 pesos to 350 pesos. So iba si Skin Perfection, sobrang affordable niya. At si Skin Perfection pala is ginagamit ko twice a day, so morning and night. Syempre rejuvenating cream sa gabi at sunblock sa umaga. So sabon and toner twice a day ko pa din siya ginagamit. 3 days sa paggamit ko ng Skin Perfection, syempre may pamumula pero walang paghahapde. So, hindi ako naka-feel ng paghahapde sa mukha ko. At pagkatapos ng 3 days, ay peeling na siya. So, nandoon na siya sa stage ng pagtatanggal o pag-aalis ng mga dry skin, dead skin. So, ayun. At pagkatapos nun, ay nakagamit ako ng 5 bucks in 3 months. Kasi 3 months na yung daw gamitin dapat ang mga rejuvenating set. After nun, is humanap ka ng mga ibang maintenance. Kasi hindi daw, pag pinagpatuloy or lalagpas daw ang mga rejuvenating set, sa paggamit mo ng rejuvenating set, ay nakakasira na daw yun ang balat. So, 3 months. Pagkatapos ng 3 months, is nag-stop na ako. Ang nagustuhan ko kay Skin Perfection, it helps me to treat and prevent the acne. And second is lighten my face. At ang hindi ko lang nagustuhan na effect or naging experience ko sa paggamit ng Skin Perfection ay naging visible or mas naging dumami yung mga blackheads ko. Yun lang ang hindi ko nagustuhan sa kanya. But still, nakaabot ako ng 3 months at nagandahan din naman ako sa kanya kasi ang main kasi problem sa mukha ko ay yung mga tigyawat ko. So, stress na stress ako sa mga tigyawat ko talaga. Pero kung i-rate ko si Skin Perfection from 1 to 10, i-rate ko siya from 7.5 kasi natulungan niya naman talaga ako sa main problem ko. But still, hindi siya 100 kasi mas dumabi ang taging visible yung mga pimples ko. Yun lang. The rest is nagustuhan ko naman talaga ang Skin Perfection. So, second na ginamit kong rejuvenating set
this year lang bago mag-lockdown, mga January at yun. January, gumamit ako ng Yasui set for only 300 pesos. Medyo may kamahalan na siya than Skin Perfection. Same as Skin Perfection inclusion niya, Koji toner, sunblock and rejuvenating set. Rejuvenating cream, so same lang as Skin Perfection pero mas mahal na siya. Naka-ano pa din ako, naka 5 na box in 3 months. So si Yasui set is nakatulong talaga siya sobra sa akin. Kasi number 1, it treat the acne and prevent the acne. Second, lighten my face. And third is nawala talaga yung mga ano ko, yung mga blackheads ko. Yun ang naging problema ko sa Skin Perfection. Pero nawala siya ni Yasui set. So sobrang nagustuhan ko talaga si Yasui set. At ginagamit ko din siya twice a day, morning and night. Same routine as Skin Perfection, same as Yasui. So yun pa din. At twice a day. At sa 3 days pa din is may pumumula. At as afternoon is feeling na same pa din kay Skin Perfection. Pero iba lang talaga yung naging resulta ni Skin Perfection kay Yasui. Si Skin Perfection mas maging visible at mas naging madami yung blackheads ko. Pero kay Yasui, wala. Maganda talaga ang naging resulta ni Yasui sa akin. So, kung i-rate ko siya, I go for 10. Kasi perfect si Yasui set sa akin. Hiyang-hiyang talaga ako kay Yasui. At si Yasui set din pala ay hindi ka din mahihirapan kung gusto mo siyang bilhin. Kasi nabibili din siya sa mga online. Madami kasi nagbebenta na doon ng mga rejuvenating set. At isa si Yasui set na humahataw din sa online. So, hindi kayo mahihirapan kasi madami nagbebenta again sa online. So, ang last na ginamit ko recently lang, kasi ngayong pandemic, madami akong iniisip, so stress ako. So, ngayong pandemic, nag-breakout ako. Ngayong quarantine, nag-breakout ako. Sobrang lala ng pagka-breakout kasi basta sobrang lumala yung face ko, madami talaga ng acne nagtubuan, so nakaka-stress siya. At ang recently ko lang ginamit ngayon lang is ano, Amazing Beauty is for only 180 pesos, same as Skin Perfection. Inclusion of ganun pa din, Koji toner, sunblock and rejuvenating cream, so same pa din sa Skin Perfection at sa Yasui. So I use twice a day also, morning and night. Same routine pa din sa Skin Perfection at kay Yasui. At ang hindi ko lang nagustuhan kay Amazing Beauty ay sobrang pamumula. At sobrang halos nangingitim na ata yung face ko. Hindi naman ako nagpapabilad sa araw at may sunblock naman akong ginagamit. At hindi ko lang maintindihan kung bakit ano siya na mumula na siya sa ganung level. At pagkatapos nun ay nakakasad lang is mas lumala yung mga pimples ko, mas naglabasan siya. Pero I still continue using Amazing Beauty kasi meron iba nagsasabi na pinapalabas niya daw yung mga dirt, so nagkakaroon ka ng pimples, mga blackheads. So I still continue using Amazing Beauty, but ang naobserbahan ko lang ay hindi talaga ako nag-peel at hindi nawala yung pamumula ng face ko. So napaisip na ako, bakit hindi siya nag-peel? Malapit na siyang maubos, malapit ko na maubos ang Amazing Beauty. So hindi ko talaga siya nakitaan ng magandang resulta kahit na paubos na siya. Mas lumala talaga yung mga pimples ko, mas dumami siya. At hindi talaga, kahit na mag-lighten lang man yung skin ko, hindi talaga siya nag-lighten. Mas namumula talaga siya. Wala ako nakita ang magandang resulta sa kanya at hindi na ako bumili ng panibagong set. Yung mga blackheads ko, mga pimples ko, mas namumula. So wala ako nakita ang magandang resulta kay Amazing Beauty. Mas lumala pa yung pagmumukha ko. Mas lumala pa yung pagka-breakout ko. Kaya, wala din siyang
peeling process. So, wala. Wala talaga. Hindi kagaya ni Skin Perfection at ni Amazing, ay ni ano, ni Yesui. So, si Amazing Beauty is hindi talaga ako hiya. At hindi ko na siya i-rate. Hindi siya good sa mukha ko. At siguro, may iba kasi nakita ako, nagtingin-tingin ako ng mga reviews. May iba kasi mga tao na gumagamit ng Amazing Beauty, hiyang naman sa kanila. Maari hindi hiyang ang product na Amazing Beauty sa akin. Pero sana mag-work ang Amazing Beauty sa inyo kasi iba-iba po tayo ng types of skin. So, ayun lang, hindi talaga siya hiyang sa akin. Ang the best talaga na hiyang sa akin is yung Yes We Set. Kasi perfect si Yes We Set. Nakaka-blooming siya ng pagmumukha. Nakaka-fresh. So, again, ang hiyang sa akin is ang Yesui. Tapos, is si Skin Perfection. Though may hindi lang siya perfectly hiyang sa akin. Pero, ang hindi talaga hiyang sa akin, si Amazing Beauty. So, yun lamang po kung nagbabalakayin gumamit mga nasabi ko, mga product ng Rejuvenating Set. Sana may ideas na kayo. Again, iba-iba po tayo ng types of skin. At huwag nyo pong lahatin ang mga resulta. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell for more upcoming videos. More videos to come! Bye!